Inundinan ng mga senador ang patuloy na marahas na hakbang ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Pinakahuli nito ay ang pambobomba ng tubig o water cannon ng China Coast Guard sa resupply ship ng Pilipinas sa mga tawa ng Armed Forces of the Philippines sa grounded na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, dito na patutunayan na magkaiba ang postura ng mga political leaders ng China sa tunay na ginagawa ng kanilang mga tauhan sa West Philippine Sea. Kaibigan ang turing sa atin ng Beijing, ngunit kaaway naman pagdating sa mga tauhan ng China Coast Guard. Git ni Zubiri, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nating kunin ang suporta ng international community upang kondinahin ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Sa init ng ulo ni Senator J.B. Hers, ito nang nakita ang video mula sa Armed Forces of the Philippines, gusto na nitong hamonin sa suntukan ng mga Chinese kung maari lamang. Ngunit alam umano nito na hindi tayo uobra sa laki ng China. Para kay Ehersito lalong nakapipikon dahil nangyari ito ilang araw matapos aprobahan ng Senado ang isang resolution na kumukondina sa harassment ng China sa West Philippine Sea. Giit ng kanyang kapatid na si Senator Jingo Estrada kaysa ito sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa pagtiyak sa seguridad ng ating sakop sa West Philippine Sea. Malinaw itong hindi nirerespeto ng China, hindi lang ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard at ating mga mangisda, kundi ang suberenya ng ating bansa. Hiniling naman ni Senate Majority Leader Jovel Villanueva sa Department of Foreign Affairs na lalong paigtingin ang pagkilos alinsunod sa inaprobahan nilang resolution sa Senado. Para kay Senador Ramon Bong Revilla Jr., dapat ipatawag muli ang Chinese Ambassador sa Pilipinas at pagpaliwanagin hinggil sa insidente. Giit ni Revilla, hindi tayo dapat yuyoko sa pananakot ng China at protektahan ang interes ng ating mga kababayan. Para naman kay Senador Risa Ontiveros, makatutulong sa interes ng Pilipinas kung magkaroon tayo ng joint patrol sa South China Sea kasama ang Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei dahil ang ginagawa ng China ay patuloy na kawalan ng respeto sa 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.